Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga panalig. Ngayon po ay Miyerkules, dalawang linggo sa karaniwang panahon. Simulan po natin ang ating bananamisa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapanalig, tumigil muna tayo upang alalahanin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo ngang aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo, binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas sa pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanglibutan pa kayo at namumuhay sa laman. Kapag sinabi ng tao isa, ako ay kay Pablo, at ng iba, ako kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago.
Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. At sa bawat isa'y tanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansa ang puon ng Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. At ang isip nila'y sa kanya'y nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya, kami natutuwa, sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyana ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas ang marami sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Na mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at ang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit, sinabi niya, "Dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, sa inyo pong mga nakikinig po sa iba't ibang panig ng daigdig. At binabati rin po natin ang mga dumadalo sa banal na misa sa Quiapo. Tayo po hinuhukap ng Quiapo para po sa misang pang-umaga. At good morning po sa inyong lahat na sumusubaybay at dumadalo sa banal na misa. Maganda ang ating pagbasa, first reading at saka gospel, itong ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Sulit ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto, ang ating pong first reading galing po sa chapter 3. At inailin tulad niya ang ministeryo sa mga tao na parang baby. May mga tiyatawag tayong baby Christians at na meron tayong matured Christian. At sabi niya, "Hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol sa pananampalataya kay Kristo." Ano ho ba yung sanggol sa pananampalataya kay Kristo? Ito yung
ito yung kakausapin mo sila, hindi batay dun sa maturity of the spirit, kundi parang ang trato mo sa kanila parang maliit na bata. Ganun. Bakit po? Sapagkat ang sabi niyang laman ay yung tuko sa pag-aalitan at pagkahiwa-hiwalay. Ito very immature sa bahagi ng mga Kristiyano. Ano to? Ako'y kay Pablo, ako to. Yung tinatawag na sectarianism, no? Kami ang best, kami gumagawa nito. Kami ang choir na magaling. Ito yung choir hindi ni magaling. Yung bang we distinguish ourselves from the others. We look at ourselves as different from the others, no? At ito yung sinasabi nilang pananampalataya na tulad ng sa mga batang maliliit, no? Ano yung matured? Never say that I belong to this. We belong to Christ. Iisa to, iisa. At kanya-kanya. Sa mga parokya natin, minsan ganyan tayo, mga kapanalig, no? Yung gusto ko si Father, ganyan, yung nagde-develop tayo ng loyalty. Ayan, ng loyalty sa isang pari, loyalty sa isang leader ng community. Pag nagkaroon po tayo ng ganyan, sign po yan ng community po ay hindi pa mature. Kayo po ay mga baby Christian. Ano po ang mature community? A mature community, sa bawat pari na dumalaw sa parokya ninyo, titingnan nyo siya according to his merits. Kung ano siya. Na hindi mo siya i-compare doon sa dating parish priest, ngayon na ibang parish priest, kanya-kanya po sila ng kontribusyon sa ating community. Ito yun, ang ganda ng ating first reading ngayon. Ano? Tanggalin natin yung pagkakahiwa-hiwalay, pagkakabukod-bukod. Sa ebanghelyo natin, mga kapanalig, ang ating pong nakita dito at natunghayan, si Jesus ay dumalaw. Pagkatapos niya magsalita sa sinagoga, dumalaw siya. Ano? Ito yung mga karakter po, mga kapanalig, ng ating Panginoong Jesucristo. Dadalaw siya sa mga bahay ng tao. Kinikilala niya. At nakita niya rito at alam niya na nandoon ang biyanan ni Simon. Mga kapanalig, baka nagtataka kayo, nung araw po ay may mga tinawag ang Panginoon na bagamat iniwan na nila ang lahat, meron rin pa silang mga pamilya, no? Meron silang family. Later on, mga kapanalig, ang mga bishops, ang mga pari po natin, ay iniwan na po absolutely ang lahat at wala na po kaming may tuturing na pamilya. Wala kaming tuturing na asawa o mga anak. Kayo po ang aming buong simbahan po ang aming asawa at ang mga anak ng simbahan, yun po ang aming mga anak. At ito, balikan po natin si Simon Pedro. At si Simon Pedro, nakita ni Jesus na may lagnat ang kanyang biyanan. No? Kita po natin yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Hinawakan niya sa kamay, pinagaling. At dahil pinagaling niya, nabalitaan ng mga tao, nagpuntahan sila, daladali nila yung kanilang mga may sakit at pinagaling niya anuman ang karamdaman. Ano po mapapansin niyo po rito, mga kapanaling? No? Ang mapapansin po niyo rito, yung kahalagahan ng pagpapagaling sa pamagitan ng iba. No? Ang yung tinatawag nating intercession. At ang intercession, mga kapanaling, hindi lamang po intercession ng saints of the living na kung saan dinadala natin yung, halimbawa may sakit si brother, dadali natin si brother sa isang taong healer o sa ating Panginoon. Tayo po ay merong ding papel na ginagampanan sa kaligtasan ng iba. Meron din tayong papel na ginagampanan sa pagpapagaling ng ibang tao. Minsan yung taong may katawan, hindi niya alam na may sakit sila. Tayo yung magdadala at mag-aakay doon sa pinanggagalingan ng kagalingan. At makita natin dito, mga kapanalig, no, ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay at ang bawat isa ay gumagaling. May pinapalayas din ng masamang espiritu pero pinipigilan niya. Ano po ang problema dito? Bakit hindi ipaalam? Bakit hindi pahayag? Pakilala na nagpapagaling, nagpapalayas si Jesus ng mga demonyo. Pinipigilan niya. Bakit, mga kapatid? Trap kasi ito. Ito po minsan ang trap ng mga healers, no? Pag naging center yung healer, not the real healer of the healing, ayan, ano? Pag nagiging na-off center, hindi na po yung Panginoon yung nabibigyan ng attention kundi doon sa taong ginagamit na instrumento, dito ang trap. Ang trap po ay unti-unti pong nahuhulog yung mismong instrument of healing. Dahil dito, mga kapanalig, pag meron kayong pagkayo gifted, be gifted with
with many things, especially spiritual things, lalong-lalo na pang healing. Mag-gifted po kayo, mga kapanalig, hindi po natin gawi na pinaglalandakan yung healing. Nakakakita kayo sa TV ng mga taong pinatatayo, pinalalakad. It's not the way of Jesus, no? It's not the way of Jesus. Hindi po tayo, lalo sa simbahan katoliko, hindi po tayo nagpapakita ng show of people who get healed, no? We don't show those things, no? Bagamat marami pong mga tao na gumagaling sa pamamagitan ng ministeryo natin sa Santa Iglesia, pero hindi po tayo yung taong nag-show off, because there is only one person who should be glorified, and that is God. Ito po ang galing ng Panginoon. Finally, mga kapanali, pansinin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpupunta siya, pagkatapos ng mahaba at busyng gawain, lagi siyang pupunta sa isang ilang na lugar upang manalangin. Hindi kumakapit sa kanya yung popularity, kundi ang kakapitan lang niya ay ang Ama. Ganun din po tayo, mga kapanalig. Sa likod ng ating busy schedule, sa ating busy life, always find time for God in quiet and in silence. Mas hanapin po natin yun. Sabagat itong reality, mga minamahal, ang tao, pag magandang ginagawa mo, pupurihin ka. Minsan, hindi lahat ng ginagawa mo pinupuri nila. So, ibig sabihin, at one point sasabihin, papalakpakan ka. At one point, lalaitin ka. Same people, ha? Pero kung nakasalig ka sa mga tao lamang, pag wala na yung tao, malungkot ka na. Pero kung nakasalig ka sa Diyos, may tao man o walang tao, hindi ka nagbabago. Pinupuri ka man o hindi ka pinupuri ng tao, hindi ka nagbabago. Nandiyan dyan sila o wala sila dyan, andun ka pa rin. Sapagkat ang pinananganan mo, isa lang, ang Diyos. Mga kapanalig, ito po ang katangian ni Jesus na ipinapahagi sa atin. Last of the last, mga kapanalig, makita po natin dito, minsan may mga tao pong gusto tayong maging exclusive, kami lang. Dito ka lang, huwag kang malis, ha? Dito ka lang sa amin. Yan. Nung tinanap si Jesus ng mga tao, sinabi lang, nag-expect sila na titigil, huwag ka nang umalis, dito ka na lang sa amin. Pero sagot ng ating Panginoon, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita, no? Tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mission ng pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi po para sa isang grupo ng tao lang. Ang pagpapahayag nito ay para sa lahat, ikalat sa lahat ang magandang karanasan mo sa ating Panginoon, ipakilala si Kristo sa lahat ng mga tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dali natin ng ating mga at sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taus-pusong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Sa bawat panalangin natin, tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan at ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasin sa buhay, naway makita ang higit sa kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok ng kanilang hinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalulugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagpapago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagdiriw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon, aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at mag-iisang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, na kanyang esposo, ng mga apostol, ng mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, na laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang laganap sa lupa. Kasama ng inikod na si Papa Francisco, ang aming obispo, na si Honesto, at ang tanang mga obispo at ang buong kaparian at ang iyong pinilang sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawin, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, huwag pag-ibig nating awitin.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagawang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin nyo. At sumayin rin. Mga kapatid, ipabahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglilakbay, akayin mo ako sa buhay na kasiyasiya, sa buhay na paglingkod at sa buhay na ganap. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na napapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Meron po tayong sampalatas-patalastas, no? Sa September 8, araw po ng Linggo, atin pong ginugunita ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, birthday po ni Mama Mary. Inanihan po kayo na maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline. Ang numbers po ay 8925-7931. Ang local po ay 129-131 at 137. O mag-text sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po ninyo si Binibining Rene Jose o si Ms. Ali Nahe. Maraming salamat po. Mga kapatid, hindi po tayo mag-blessing ng regular blessing. Ang pagtatanghal ng Banal na Sakramento ay magsisilbing blessing po para po sa atin. Mabasbasan po kayo nito at dadalhin po ang biyaya ng Espiritu Santo sa inyo, lalong-lalo na sa inyong pong mga pangangailangan. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayon at kailanman.
Purihin ng Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat na mapadirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Handong Diyos Genitori, genitori,
Pan de cielo presetis tieis. Omne declamentum in sebente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Nuestro Padre Jesús, Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno,